Eh, kung wala namang corrupt sa Bureau of Customs, tingin mo ba may makakapasok na smuggled? Kung wala namang corrupt sa Department of Agriculture na nagbibigay ng mga permit para makapasok ang mga inaangkat na mga produktong agrikultura, eh siyempre, walang makakapasok na smuggling. At ang masakit nga, itong mga smugglers na ito, hindi lang sila nagpapasok na hindi nagpapataw ng nagbabayad ng taripa, kung hindi, sila pang mga mayroong mga malalaking warehouse na linalabas nila kung kailan lang nila gusto ilabas yung mga kinakalap nila mga bilihin para manatiling mataas ang mga presyo. Kaya wala pong katotohanan na importation ay sagot para mapababa ang presyo ng lahat dahil hindi po bumababa ang presyo ng asukal, hindi pa rin po bumababa masyado ang presyo ng sibuyas. Bagamat alam mo, napansin ko nga yung balita, no, yung mga PAL flight attendants na pinag-initan dahil taga-apat na kilo silang sibuyas, no? Ano ba naman yan, no? Tama naman yung sinasabi ng iba na eh, mga big time smugglers, sinahuhuli pag iinteresan nyo yung mga nag-uwi ng apat na kilong sibuyas. Yung apat na kilo kasi, kung 700, edi magiging 2.8 yan, di ba? Tama ba ang aking multiplication, no? 2.8. Ang apat na kilo, eh, samantalang abroad kasi, 26 pesos. Ako, nanggaling ako ng Korea, no? Abay, 100 pesos something lang ang isang kilo. Pero, nung namimili kami sa supermarket, ang misis ko, naglagay ng sibuyas, sabi ko, hindi. Hindi tayo papatol dyan. Hindi ako mag-uuwi ng sibuyas. Sabi ko, ano ba naman niya? Dati, inuuwi natin, mga dilata, mga kung ano-ano. Ngayon, pati sibuyas, inuuwi na. No? Ang ating panawagan po, labanan ng korupsyon, at gawin ng mga taong gobyerno ang kanilang katungkulan. Kakaunti lang po yung napakadambuhal ang mga warehouses kung saan tinatago yung mga smuggled goods na yan. Meron din po tayong tinatawag na anti-hoarding law na kapag sila po ay nagtago ng mas mahigit pa sa 50% na kanilang inventaryo, eh po pwede silang madimanda. No? Bakit hindi natin gamitin yung batas na yan? So ang conclusion ko nung ako ay nag-aral kahapon ng mga batas ukol sa smuggling at sa hoarding, sapat-sapat po ang ating mga batas. Yes. Ang kinakailangan lang talaga, huwag matulog sa pansita ng mga nagpapatupad ng batas, ibalik natin ang takot sa puso at isipan ng mga smugglers na yan. At please lang, ilang beses na natin naririnig yan? Ayaw ko lang sanang banggitin yung mga pangalan na pangalawang beses na nanabanggit ng mga senador, no? Pero obviously, baka may katotohanan yung sinasabi na pangalawang beses na nanabanggit ng mga senador, no? Pero obviously, baka may katotohanan yung sinasabi nila. Dahil bakit paulit-ulit na naman ang labas ng mga pangalan nila, no? Bagamat itong siniwalat ni Senador Ratulfo, ito ko sa mga smuggler ng langis. Alam nyo ba yung smuggler ng langis? Napakalaking negosyo talaga yan. At unfortunately, ang kalakalakan sa smuggler ng langis, dyan nagagawa, hindi sa karagatan ng Pilipinas. Doon sa international waters, doon sila nagbebentahan. No? Ang issue, paano naman nakakapasok yan? Paano naman yan naiimbak sa mga depo? Eh ako, nag-ikot ako ha, nung isang buwan, nung Disyembre, nakita ko lahat ng mga depo ng Visayas at Mindanao. Abi, kakaunti lang yan. Kung yan ay talagang babantayan ng Bureau of Customs, malalaman nila kung ano yung smuggled o hindi. Kasi yung mga smuggled, walang dye. Kinukulayan pala yan na hindi naman masama sa sasakyan. Pero para lang malaman ng gobyerno kung ito nga ay nagbayad ng taripa. So ang conclusion, kung talagang gusto nating labanan ng smuggling, may sapat na batas, may mga pamamaraan, ang kulang lang pagpapatupad. Gising, gising, Bureau of Customs, gising, gising, Department of Agriculture, NBI at ang ating mga kapulisan. Magkapit-bisig na po tayo bago mamatay tuluyan ng ating mga magsasaka at bago tayo lahat mamatay sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sabi nga, attorney, hindi mo pa hinihiwa yung sibuyas, iiyak ka na. Ay, talaga nga naman. No? Dati, pag hiniwa mo lang yan, eh, para kang nasa iyong brother-in-law at father-in-law. Eh, ngayon pa lang, yung presyo pa lang, iiyak ka na. No? Ay, mantakin mong pag-inita nila yung mga FA. Odo ka po, may nagsabi sa akin, kasi raw tinaraya ng mga FA yung customs yung tinanong. Eh, kung ikaw ba, hindi ka ba magtataray doon? Na apat na kilo, sisitahin ka? Ano ba naman yan? Pero ang update niya na, attorney, hindi na itutuloy yung pagsasampa ng kaso. Kinumpis ka lang yung precious na sibuyas na kanilang dinala mula sa Middle East. Ang tanong ngayon, mahirap bang matukoy sa mga otoridad kung sino itong mga smuggler o di kaya itong mga trader? Kasi nabanggit din itong mga trader middleman na nang aabuso at sila yung kumukontrol sa presyohan. Naalala mo yung ano, di ko lang alam kung na-monitor yung pagdinig. Naalala mo? Maliban dyan, attorney, yung last time lang na ano, pagdinig sa sibuyas, 8 to 15 pesos, ibinenta or nalaman na lang ng mga magsasaka na nasa palengke, 650 to 700 ang bentahan. Oo nga eh, no? Well, alam nyo, madali naman yan na malaman.
kinakailangan lang talaga gamitan ng tamang investigative na tools, no? Kasi yung panahon ni Presidente Duterte, nasyak ako eh. Pinatawagan niya yung isang hoarder at talagang minura ni Presidente. Sabi niya, P.U. mo! Ilabas mo ang aking bigas, otherwise papatayin kita. Okay, di ba lumabas ang bigas? Yung tubig. Dapat talaga yan, tawagan yung mga hoarder, P.U. nyo! Ilabas nyo ang aming mga sibuyas, kung hindi... Pag dramatic sabihin, mamatayin kita. Alala ko yung tubig, attorney. Diba? Yung sabi na pagbalik ko dyan sa Metro Manila, dapat meron ng tubig. Minsan kasi dapat astig ng matakot yung mga nagpapatupad ng ating batas, no? Pero alam niyo po, nakakahiya na. Kahit sa akong magpunta, tinitignan ko presyo ng sibuya. Kay Egypto, kay Korea, tinitignan ko. Naku, talagang napakamuna mga sibuyas. Imported ba yung mga ano, halalan sa Korea or sarili nila? Ay, mukhang sarili nilang ano eh. Yun ang nakakahiya nga eh. No? Parang halos lahat, eh sila yung nagtatanim ano, ng sarili nilang sibuyas. Dahil basic nga naman niya, walang lasa pagkain kung walang sibuyas. No? Eh tayo naman, no? Kaya nga, napakalaki ng simpatsya na nakikita ko sa social media dun sa mga PAL flight attendants. Alam mo yung mga PAL flight attendants, magaganda at mga gwapo lang yan, mukhang mga sila yung kanilang perlipad. Pero kahapon, yung flight na nasakyan ko no, sa PAL, no, abay, mahigit 15 oras na silang nagtatrabaho. Eh, alas 11 pa lang ng umaga, nag-report na sila, galing pa sila ng Clark, nagpunta ng Incheon. Tapos pagdating Incheon, pabalik, eh ang Incheon, sumakay kami doon, alas 8 ng umaga, nakarating na kami rito, eh halos alas 12 na rin. Can you imagine, 12-hour duties din yan, no? Na nagsimula ng day before pa, 11, walang tulugan, no? Hanggang 11, no? So, alam nyo, talagang mahirap din ang trabaho ng mga F8, siguro, gusto lang nila na medyo malinamnam yung mga pagkain ng mga anak nila, kaya naman sila nag-uwi ng taga-apat na kilong sibuyas, no? Kaya, nakita naman nilang ng mga FA na yan, suportado sila ng taong bayan. Talagang pag kinasuhan yan, tingin ko maraming pupunta sa kalye at magpuprotesta na, no, na bakit sila ang kinukulong ninyo, hindi yung mga dahilan kung bakit tumataas nga ang presyo ng sibuyas. So, unwittingly, abay, parang yung nangyari sa mga PAL attendants, yun yung nagising sa buong bayan na there is something wrong, na yung mga hoarders at smugglers nasa labas, hindi napapangalanan, samantalang itong mga nagtatrabaho lang na hindi naman mayayaman, eh sila yung pinagdiskitahan. So wake up call po yan, no? Ang tao po magagalit kung hindi natin bibigyan ng remedyo itong problema sa mataas na presyo ng bilihin. At speaking of smugglers, attorney, ito, ibinugnag na ni Senador Raffy Tulfo ang mga pangalan ng mga umanoy big-time oil smuggler sa bansa. Kung sino-sino... Sandali lang, Mr. Iskandor. Storms. Kinala mo si Don Rabonza ng Nabotas? No, sir. Smuggler yan. Ang oil. Kasama na yung pag-smuggle niya ng asukal galing Hong Kong. Batangas and Sariaya. Kilala mo si Sunny Q. Q-U-I-U. No, sir. Kilala mo si Jackie Chu. No, sir. Kilala mo si Aaron Uy. Sorry, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan. No, sir. Dumako tayo sa Maribeles, Bataan. Kilala mo si Alex Chua. No, sir. Kilala mo si Boggs Violago? Not familiar, sir. Not familiar. Jong Magundato? Magundadato? Hindi po. Pwilistahan ng mga big-time smugglers. Oil smugglers. Kilala mo si Dondon Alahas? Baka yan, baka makilala mo na. Dondon Alahas? Hindi po. Batangas, Limay, Bataan? Hindi. Mga pangalan na binanggit ni Senator Raffy Tulfo doon sa oil, mga oil smuggler, no? Mga tinutulong oil smuggler. Alam mo, importante dyan, pangalawang beses na tayo na nabigyan ng mga pangalan, eh bakit wala investigasyon na gagawa, no? Naalala ko pa rin talaga yung kay Senator Tito Soto, inisa-isa rin niya yung mga agricultural smuggler at parang may isang pangalat na naulit dyan, di lang ko sigurado, no? Pero siguro pamilyar na pangalan lang, no? Pero ayan, may mga pangalan na dalawang beses na nabanggit, hindi lang gulay, kundi pati mga petrolyo pala, eh, ini-smuggle di umano, no? Dahil hindi pa naman sila napapatunayan po, no? So, kinakailangan tayo mag-ingat na di umano pa lamang, no? Pero kinakailangan maimbestigahan. Alam mo, ang laki nang wawala sa atin na, alam niyo, pinakamalaking tax case na hinahabol ng gobyerno ngayon laban sa isang big three oil company na di umano yung nagpapasok ng unleaded gasoline na iba ang pangalan.
Eh hanggang ngayon, no, nakabinbin yan, no, may mga issue pa. Bagamat ang Supreme Court, linif na yung TRO at mahigit 400 billion ang inaasahan natin ma-recover laban dyan sa isang big three company. No? Ibig sabihin yung isa sa tatlong dambuhalang oil companies. No? Eh paano pa kaya yung mga maliliit na mga fly-by-night na talaga nagpaparating lamang na hindi natin alam? No? Eh kung ito, big three na ito, na regulated, eh nakapasok pa no, na hanggang 400 billion na pesos ngayon ang kanilang pagkakautang sa gobyerno. Dapat yun talagang habulin na. No? Isa pa yan na dapat habulin ng customs, mapabilis na yung pangulekta dyan sa dambuhalang oil company na yan. No? Pero malaki po talaga ang problema natin dahil siyempre kapag merong mga smugglers, merong kumikita sa customs at kung saan-saan pang mga ahensya ng gobyerno. So, panawagan talaga po, eh, kinakailangan ma-computerize na yung customs na yan, alam natin kung anong pumapasok at siguro tignan natin yung pagbabalik ng SGS para magkaroon ng inspection bago pa magpunta o maglayag yung mga shipments sa galing sa iba't ibang mga parte ng daigdig. Oo. Batay nga sa balita, attorney, ay halos 92% na ang na-digitalized dito sa Bureau of Customs. At yun nga, ang isinusulong ngayon na mas mapaigting pa itong kampanya versus smuggling sa pamamagitan nga nitong pagsusulong ng digitalization. Alam mo, mali ang digitalization na sinasabi nilang 92% kasi Jurassic yung system natin ngayon dyan. Matagal na dapat na bago yan, kaya nga lang, for some reason, yung ilang mga customs sa commissioner na nakalipas ayaw ipatupad at ano, ay naamin ko naman, no? Ako yung nag-ebugado doon sa isang kumpanya na napanalo namin from RTC to Supreme Court. Yung panalo niya na dapat mag-computerize ng Bureau of Customs na hanggang ngayon di pa napapatupad. No? Pero ang issue, ayaw nila talaga mag-computerize kasi dapat magkakaroon niya ng transparency kung merong computerization. Yung digitization na sinasabi nila, magbabayad ka pa. Parang hindi ko alam kung 500 pesos at ang bayad para malaman kung nasa na yung status ng shipment. Eh samantalang kapag yan computerized, naku, nasa online na yan. Dapat yan malaman natin kung ano ng status ng isang kargamento kahit nasaan man sila kung papunta ng Pilipinas. No? Dapat ganun ka-precise nang malaman natin talaga kung magel dahil madali na yung ma-identify kung saan galing. At saka makikita natin yung pattern, yung mga pangalan ng consignees na paulit-ulit na lang na nagkakaroon ng misdeclaration. No? So iba pala yung digitalization na tinutukoy dito ng iba, nako, Jurassic yun. So wala yun. Pa tayong magbabayad ka tapos po ano para malaman yung status. Pero yung pinapatupad na ngayon sa buong ASEAN, tayo na lang ang hindi nakakapagpatupad niya. Oh, dahil for some reason, yung dating Commissioner of Customs, isa na doon, eh ayaw pumayag. No? Naging kaso nga yan from RTC, Court of Appeals, Supreme Court, nanalo na yung winning bidder. Pero ngayon naman, ang dilema, talaga naman may dilema. 10 years later, syempre napanulan niya, Jurassic na technology na. No? Bago na ngayon ang teknolohiya. How do you proceed? Na hindi nila pinatupad yung isang technology 10 years ago na sabi ng Korte Suprema, dapat ipatupad na. No? Syempre naman, kinakailangan magkakaroon ng bagong terms and conditions. At I think hindi nila alam kung paano magpo-proceed ngayon. No? Dahil kinakailangan pa rin magkaroon ng bagong bidding kung ipasusupply mo ay bago ng teknolohiya. Eh kung nagawa man ng digitalization, eh kaya naman siguro yung computerized attorney. Oo nga eh. Well, talagang that goes hand in hand. Naguguluhan lang tayo. Yung digitalization, talagang gagawin mo lang electronic instead of papel. No? Pero yung digitalization, kabahagi din dapat yan ng automation or computerization talaga. Lahat ng mga pumapasok, eh makikita mismo ng mga ng publiko. Correct. It's transparent yung pumapasok sa atin. Wala nang shroud of mystery. No? Dahil kapag merong shroud of mystery, eh din naitatago ang mga smuggled goods. Papasok ano ba naman yan? Illegal. Simple lang yan. Eh. Gunnar Myrdal uli, no? Yung Nobel Prize awardee. Alisin mo ang diskresyon sa taong gobyerno, mawawala ang korupsyon. Yan po talaga ang susi. Oh. At isa sa mga mainit na issue pa rin na attorney na lumabas tungkol pa rin dito sa pagtaas nga ng presyo ng sibuyas, eh may limang farmers o magsasaka ang nag-suicide dahil nga nakaranas ng pagkalugi at nakakalungkot ang balita ito. Ay talaga namang ako mismo no sa aking karanasan nung ako'y nalugi big time talaga. No? Eh ang problema, ganyan talaga yung agrikultura eh. Either kikita ka o lulugi ka, pero kadalasan malulugi ka. Pero ang masakit nga, kung hindi natin tutulungan yung mga kapatid natin, mga magsasaka, ay sino pa magsasaka? Alam, maangkatin na lang natin lahat ng mga ating kinakain kapag nadala na yung mga magsasaka. Hindi nyo naman kami tinutulungan. Dapat mataas ang presyo na aming mga tinatanim na bumabagsak dahil sa smuggling. Pag tumataas naman, nagpapadarating kayo ng mga imported na nasisira din kami. No? Eh, dititigil na lang sila. Eh, paano yan?
Pag nawala mga magsasaka, o sino ngayon magtatanim? Sino ngayon magbibigay ng pagkain natin? Mag-aangkat na naman tayo. Okay sana yon kung mag-garantyado na walang kaguluhan na matitigil yung ating pag-aangkat. Eh ayan, nakita natin na pagdating ng Ukraine war, eh yung mga inaasahan nating trigo, hindi makaalis ng Ukraine. May pera ka nga pambili ng trigo, wala naman. Eh yung trigo, ginagamit din po yan para sa arena na ginagamit natin sa tinapay. Kaya nagtaasa din ang presyo ng tinapay. No? So hindi natin po pwedeng gamitin na strategy yung tinatawag nating import substitution. No? Although may mga bansa gaya ng Singapore na talagang wala naman silang domestic production dahil wala silang teritoryo, no? Pero kapag sila nga ay sinarhan ng Malaysia, nakarating bansa nila, at ng Indonesia, at ng Pilipinas, kung saan sila namimili ng pagkain, magugutom din sila, no? At kinakailangan pa sila mag-angkat sa Amerika na napakalayo naman. So kinakailangan talaga, bagamat may mga nagsasabi na kung wala kang comparative advantage, kung talaga hindi ka magaling magtanim ng pagkain gaya ng bigas, eh mag-import ka, siguruduhin lang natin na unang-una, hindi magkakaroon ng gera, na magkakaroon ng disruption sa supply chain. No? Pero hindi nga natin mag-garantya yan. Kaya narariyan pa rin yung pangangailangan na magkaroon ng food security. Protektahan pa rin po natin ating mga magsasaka dahil maski ngayon po ngayon ay nananais na natin matanggal lahat ng taripa na magkaroon ng trade liberalization na tinatawag under the WTO regime, exception pa rin po ang agrikultura. Dahil alam ng mga bansa sa daigdig na kapag nawala ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka, that will make the difference between life and death para po sa ating mga magsasaka.